Kaalaman by Ian Canillas. Mga katangian ng tunay na kaibigan. Sa video nito, ibibigay ko sa inyo at i-share ko sa inyo ang mga katangian na taglay ng tunay na kaibigan. Welcome to Ian Canillas TV. Before we start, I invite you to subscribe this channel and please click the notification bell. Thank you. First time nyo ba dito na manood sa ating YouTube channel? At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Pakiclick na rin po ang notification bell. Ang tunay na pagkakaibigan ang isa sa pinakamagandang regalo na matatanggap natin mula sa isang tao. Pero habang lumilipas ang panahon, nagbabago ang mga tao. At sa patuloy na pagtakbo ng oras, ay makikilala natin kung sino ang mga tunay o hindi. Kung sino ang forever at ang tambay lang pala. May mga kaibigan tayong madalas nating nakakasama. Siguro dahil na din sa hindi sila masyadong busy o dahil magkalapit lang ang bahay ninyo sa isa't isa. Hihi. Pero huwag kang magtampo sa hindi mo madalas makasama. Minsan kailangan mo din tanungin ang sarili mo kung nag-i-effort ka din ba para sa kanya. Ito ang ilan sa mga katangian ng isang mabuting kaibigan at ang tunay na kaibigan. At kung may kaibigan ka ngayon, pwede din tong basihan para magtagal ang relasyon ninyo. Una, masaya sila sa iyong pag-unlad. Ang tunay na kaibigan ay yung tulad mong masaya at excited sa tuwing may magandang nangyayari sa buhay mo. Hindi sila yung naiinggit kapag nakikita kong umuunlad ka. Hindi yung nakikipagkompetensya sa mataas na grade sa school at sweldo sa opisina. Ang tunay na kaibigan ay hindi yung nagsisilos kapag may jowa ka tapos sila wala. Yung mga naiinggit kapag may nabili kang importanteng bagay, tapos sila hindi. Tunay na kaibigan mo kung wagas din ang kasiyahan niya sa lahat ng magandang pangyayari sa buhay mo. Mag-isip-isip ka na. Ito ang pangalawa. Nandyan sila sa pag sobrang kailangan mo. Ang magkakaibigan ay nagtutulungan, nagdadamayan, kailangan give and take. Kailangan nandyan kayo palagi para sa isa't isa, lalo na sa oras ng kagipitan. Alam kong sobrang busy na ng buhay ng tao. May kanyang-kanya na priorities. Pero kapag may problema ka at talagang kailangan mo ng tulong, gagawa at gagawa yan ng paraan. Gagawa yan ng oras para matulungan ka. At kung may ganito kang kaibigan, pasalamatan mo siya at pahalagahan. Ito ang pangatlong katangian. Sila ay may matapat. Sila ay matapat at supportive. Mahirap magkaroon ng kaibigan na supportive lang at hindi honest sa mga bagay-bagay na kailangan mong malaman. Kasi pag supportive lang siya, hayaan ka lang niya gawin ang mga bagay-bagay na gusto mong gawin. Yung honest at supportive friend naman, yung masasabi sa iyo ng mga katotohanan na kahit ayaw mong marinig at sasabihin pa rin niya. At kung hindi ka man makinig, susuportahan ka pa rin. Ayun nga lang, kapag nagkamali ka, lagot ka sa mga sermon niya, yun ang tunay na kaibigan. Kailangan mo ng ganitong klase ng kaibigan kung ikaw yung tao
nang hihingi ng opinyon bago pumasok sa isang relasyon. Kasi sila yung magiging hurado ng taong gusto mong maging juwa. Hindi sila basta-basta suporta lang na pumasok ka sa isang relasyon kung nakikita nilang may malaking mali sa taong gusto mo. At ito naman ang pang-apat. Nire-repito nila ang oras mo at ang iyong emosyon. Madalas tayong dumaing sa mga problema sa mga kaibigan natin. Pero dapat din nating isipin na hindi problema sponges ang mga kaibigan natin. Naaalala ko yung sinabi ng asawa ko na kung kaya mong sarilinin ang lungkot at problema, wag mo na idamay ang iba. Masaya na mayroon kang masusumbungan ng sama ng loob mo, pero dapat may respeto ka pa din sa damdamin ng kaibigan mo. Malay mo, may mas mabigat pa lang siyang problema pero hindi niya lang sinasabi sa iyo. Kasi ayaw na niya makidagdag pa sa pinapasan mo. Oo nga, ang magkaibigan kailangan nagdadamayan. Pero dapat nakukonsider din ang time. Dapat isipin natin palagi na hindi tayo ang kaibigan ng kaibigan natin. At may pamilya din sila na kailangan ng oras nila. Pag may mga usapan kayo, sikapin na huwag malate. Natutuwa ako sa mga kaibigan kong palaging nasa oras ng usapan kahit pa super busy sila. Kahit pa may anak o mga asawa, nagagawa pa din na huwag akong paghintayin. Ito naman ang panghuli. Palagi silang nakikipag-communicate sa iyo. Pahalagahan mo yung mga kaibigan mong may mga anak at asawa na, pero nagagawa pa din makipagkwentuhan sa iyo kahit sa chat at text lang. Yung mga kaibigan na kahit super busy na pagtatrabaho at pagpapayaman ay nakakagawa pa din ng paraan para mag-lunch or dinner or out kayo. Yung mga kaibigan na kahit ilang buwan man ang lumipas ay kilala mo pa din at kilala pa din. Yung hindi nakakalimot at palaging nagsisend ng kahit hello, I miss you, and ingat, messages lang. Sila yung mga tunay mong kaibigan na alam mo kung kahit walang physical na presensya ay alam mong nandyan lang palagi. Lahat naman tayo ay may mga tunay na kaibigan. Kung wala, baka may problema ka na sa ugali mo. Joke lang. Kailangan lang palagi nating pahalagahan ang mga kaibigan natin na parang mga kapamilya at kapuso na natin. Hanggang dito lang ang video natin, mga kaibigan. Komento lang po kayo kung meron kayong idadagdag. Maraming salamat po.